Isang dam sa China, dahilan kung bakit bumabagal ang pag-ikot ng mundo. Paano ito nangyayari? Kailan pa ito nagsimula? At ano ba ang epekto nito sa atin? Yan ang ating aalamin. Ayon sa pag-aaral mismo ng NASA, ay sinabing unti-unting bumabagal ang ikot ng ating mundo dahil sa isang dam sa China. Ito ang Three Gorges Dam, ang pinakamalaking dam sa buong mundo. Mapapadam ka talaga kapag nalaman mo kung ano-ano ang kaya nitong gawin at kung paano nito sinisira ang buhay ng mga taga rito. Sa katunayan nga, nung ginagawa ko itong video na ito ay nakakaramdam ako ng konting inis. Pero nandiyan na yan, hindi natin yan bansa kaya wala tayong magagawa. Ito ay nakapwesto sa Yangtze River. Kung mag-zoom out tayo ng konti ay halos nasa gitna ito ng bansang China. Halos 17 taon na itong ginagawa at magpasa hanggang ngayon ay patuloy pa rin itong dinedevelop. Ito ay may habang 2.34 kilometers at may 181 meters. Imagine ninyo, para itong isang napakahabang building na may 60 palapag. Tinagurian itong China's Great Engineering Achievement dahil ito ang pinaka-extravagant o pinakamahal na dam sa buong mundo. Umabot na nga sa $25 million ang gastos dito. Ito ang pinakamalaking reservoir ng bansa na may habang 600 kilometro. Bago natin siraan ang China, bago natin isiwalat ang katotohanan sa dam na ito, ay hayaan niyo munang ibigay ko sa inyo ng mabilisan ang mga magagandang bagay na naidudulot nito. Meron pa naman. Okay. Una, ito ang pinagkukunan ng 1.5 power supply ng China gamit ang hydropower energy. Sa porsyentong ito ay kaya niya ng suplayan ng kuryente ang buong Pilipinas. Sobra pa nga kung tutusin. Ikalawa, ang dam na ito ay tumutulong mabawasan ang air pollution dahil naipasaranan nito ang ilan sa mga mausok na power plant sa bansa. Ikatlo, ito ay magiging pangunahing supplier ng tubig sa lugar kung sakaling magkakaubusan ng tubig. Well, itong pangatlo ay pabor lang sa kanila dahil ayon sa inisyal na pag-aaral ay magdudulot ito ng malawakang tagtuyot sa mga kalapit na bansa gaya ng India. Isang YouTube vlogger nga ang nagpaliwanag dito at sinabi niya sa kanyang vlog ay naiipon sa China ang tubig na para sa India dahil imbis na bumababa ito sa kanilang lugar ay nahaharangan ito ng Three Gorges Dam. Sa oras na magkaubusan ng tubig ay unang mauubusan ng tubig ang kanilang bansa. At isa pa, sinabi rin sa kanyang vlog na marahil isa ito sa mga armas ng China dahil kapag pinakawalan ng isang bagsakan ang mga tubig na naipon dito ay maaaring kamatay ng mga tao sa India na malapit sa ilog. Panawagan naman sa kanyang vlog na sana mag-abiso ang China kung sakaling gagawin man nila ito dahil 15 days lang ang kailangan upang tuluyan silang abuti ng tubig mula sa China. Ika-apat. Wala na atang ika-apat. No. Kung mapapansin nyo ang tatlong ito ay parang sa kanila lang pumapabor ang lahat. Sinabi pa nga ng isang environmentalist mula sa labas ng China ay kung titignan natin ay masasabi natin maganda nga ang maidudulot nito. Pero kung iisa-isahin natin ang mga detalye ay hindi na dapat ito ipagpatuloy pa dahil maraming tao ang kailangang ilipat ng tirahan dahil dito. Sinabi nila na para ito sa kalikasan pero bakit tila ba ginagantihan na sila nito? Ayon sa pag-aaral ay nagkaroon ng irregularity sa ilalim ng lupa nito at nagdudulot ng mas malakas na lindol. Ang lugar kung saan tinayo ang Three Gorges Dam ay nasa fault line at alam ito ng mga engineer na gumawa nito. Pero ang masamang dulot nito ay nagkakaroon ng lindol sa lugar na kung saan hindi naman dapat nililindol, gaya ng mga kalapit na bayan. Dahil ito sa pressure ng tubig na naiipon sa dam na ito. Ibig sabihin, sa sobrang lakas ng pressure sa lugar na ito, ay naitutulak papalayo ang pressure mula sa ilalim at naibabaling papunta sa mga katabing bayan. Sa katunayan nga, nitong nakaraang taon lang ay nakaranas ang katabing bayan na wala naman sa fault line ng napakalakas na lindol at pumatay sa 80,000 katao. Pero hindi ito nakaapekto sa plano ng gobyerno ng China. Kung titignan nga natin ay napakalayo pa nila sa kanilang plano. Mas mataas pa na tubig ang nais nilang ipunin sa dam na ito. Inaasahan namang magdudulot ito ng mas mabigat pa na pressure. Kaya naman,
Hindi na ako magugulat kung may mga susunod pa na lindol na mas malakas pa dito. Huwag naman sana. Sinabi naman ng mga engineer ng China ay wala dapat ipag-alala sa kaligtasan ng mga tao patungkol sa dam na ito dahil ito ay 100% safe. Pinalawak pa ng pinalawak ang hukay sa dam na ito hanggang sa kinailangan ng lumipat ng mga taong nakatira dito sa mas mataas na lugar. Sinagot naman daw ng gobyerno ang mga babae sa mga nasagasaan ng proyekto. Sinabi naman ng ilang eksperto mula sa labas ng China ay delikado pa rin manirahan malapit sa dam na ito. Naitala na libu-libong tirahan, paaralan, ospital, paprika at mga palaruan ang sinira para sa pagpapalawak ng dam na ito. Tinatayang nasa 4 milyong katao na ang nangangailangang lumipat para matapos ang nasabing proyekto. Lahat nga sila ay kanya-kanya ng baklas sa dati nilang bahay para sa paglilipat. Nang tanungin nga sa interview ang isa sa kanila ay medyo naantig ang aking puso. Dahil sinabi niya na ang gobyerno daw ay malaki at wala silang magagawa pa kung hindi sumunod na lang kahit ayaw nilang lumipat ng tirahan. Ang mga nasa itaas daw ay walang pakialam sa human rights at mga ari-arian nila. Dagdag pa niya, nakaligtasan na lang ang natitira sa kanila kaya dapat silang sumunod sa ayaw man nila o hindi. Ang lalaking ito ay dating may-ari ng isang bahay at isang maliit na hotel malapit sa dam noong hindi pa dinidemolish ang lugar. Hanggang sa ngayon ay hindi pa sila nabibigyan ng maayos na tirahan. Kasalukuyan silang natutulog sa isang maliit na tent na itinayo nila at walang maayos na tubig na maiinom. Dagdag pa niya na magsi 60 years old na siya sa susunod na taon pero wala siyang kahit ano sa kanyang pagtanda. Ngayon mabalik tayo sa tanong natin kanina. Paano ba nito napapabagal ang pag-iikot ng mundo? Well, simplihan lang natin. Dahil nga naiipon ang hindi pababa sa 300 feet na tubig sa dam na ito, ay pinapabigat niya ng bahagya ang isang parte ng mundo. Yun nga ay ang Yangtze River sa China. Ang isang araw ay hindi na normal dahil mas mahaba ito ng 0.06 supersecond. Sa pang-araw-araw ay wala pa itong epekto sa atin, pero kapag lumipas ang ilang daang taon ay mararanasan na ng mga susunod na henerasyon ang mas mahabang daytime at nighttime. Dahil nga literal na bumabagal ang pag-iikot ng mundo. Para ipaliwanag ito sa medyo siyentipikong pananaw, ay mayroon tayong tinatawag na law of inertia. Maraming klase nito pero ang pinaka-perfectong halimbawa ay ang LSE. Kapag balanse ang bigat ng LSE ay madali itong nakakaikot ng walang problema. Pero kapag isa lang ang LSE o mas mabigat ang kalahati nito, ay mahihirapan itong umikot at magdudulot ng pagbagal nito. Isa pang dahilan sa pagbagal ng pag-ikot ng mundo ay ang pag-usog ng axis ng Earth mula sa orihinal nitong posisyon. Ayon mismo sa NASA ay nausog ng 0.8 inches ang axis ng Earth dahil sa dam na ito. Ang halimbawang ito ay pasok din sa law of inertia. Tulad na lang ng dumbbell na ito, kung may parehas na bigat ang magkabilang dulo at malapit ito sa sentro ay madali lang itong paikutin. Pero kung ilalayo natin ito sa sentro ay magkakaroon ng pagbagal ng pag-ikot. Gaya nga ng pag-aaral ng NASA ay bahagyang bumibigat ang parte nito ng daigdig kung nasaan ang Three Gorges Dam. Kamakailan nga ay inusog na ng mga dalubhasa ang marker ng North Pole at South Pole ng axis ng Earth dahil sa pangyayaring ito. Ang ganitong pag-usog ay masasabi nating malaki kapag pinag-usapan natin ang orihinal na posisyon ng Earth. Pero ano ba ang epekto nito sa atin? Wala tayong dapat ipag-alala dahil wala naman itong masamang dulot sa sangkatauhan. Pero nakakapanghinayang pa rin, di ba? Dahil tungkulin natin panatilihin ang orihinal na ayos at ganda ng ating daigdig. Kung mayroon man tayong dapat ipangamba, ay yun ay ang mismong Three Gorges Dam na ito. Dahil alam niyo naman siguro kung saan gawa ang materyales. Gawang China. Sana matibay. Sa oras na bumigay ito, ay napakalaking bahagi ng China ang kakainin ng baha at milyong-milyong tao ang maaaring mapahamak. Sa katunayan nga, nitong taon din ay kinailangan nilang magpakawala ng napakaraming tubig dahil halos hindi na raw kinakaya ng kasalukuyang dam ang pressure nito. Ang mga tao naman na nakatira malapit dito ay ilang araw nang hindi makatulog ng maayos dahil sa kanilang pangamba. Depensa naman ng gobyerno ng China, kaya nila ito ginawa ay para mabawasan ng pressure na naiipon sa dam. Dagdag pa nila na wala dapat ipangamba ang mga tao sa oras na gagawin nila ito ulit dahil nasa maayos na kalagayan ng lahat. Tama naman sila, nasa maayos na kalagayan nga ang lahat sa China. Paano naman yung katabing bansa? Hindi ko ma-imagine kung ano pa ang mga susunod na mangyayari sa Earth kung patuloy natin itong sisirain. Kaya naman sa ating pagtatapos, kung ikaw ay magiging businessman o makakuha ng mataas na posisyon sa gobyerno, please lang, pakiconsider naman yung mga susunod na henerasyon na titira sa Earth na nai-enjoy mo ngayon.